Magandang araw sa inyo lahat! Andito naman tayo at merong isang chismis na nagaganap. Chismis ito mula sa Maynila. Grabe! Ito ay mga konsehal ng bayan, no? Na magkakaso sa kampo ni Yalacuna. So, yan ha. Kayo na humusga. Pero bago yan, maraming salamat sa mga new subscribers natin. At syempre, dun sa mga bago. Bago pa lang sa ating channel. At dun sa mga datihan, maraming salamat po. At lagi kayong sumusubaybay kay Kuya Goods. Ngayon, shoutout muna tayo. Eh, shoutout po kay Roto Vegas ng New Zealand at Zenaida Williams ng Florida, USA. At syempre, kay Tess Pelaez, 9790. Yan, shoutout po sa inyo. Yan, panoorin nyo kung ano yung mangyayari dito sa usapin na ito, ha? Interview to ng mga konsehal ng Maynila. Dahil di umano, merong tinatagong secret session. Aba, matindi, secret session. Ano kaya ang nilalaman ng secret session na ito? Diba, ang secret session ay nabulgar na. Kaya magkakasuhan ng araw. So yan ha, panoorin nyo, ito na. Ating gustong i-apela o i-reklamo po sa mga sa korte? Unang-una po, kaya po namin ginagawa ito sapagkat nagugat po ang usapin na ito noong July 23, 2024 session ng City Council. Nagkaroon po sila ng session na hindi ipinapaalam sa aming grupo dito, kaya po kinukonsider namin itong secret session. At sa ilalim po ng aming internal rules, dapat kapag nagkakaroon ng session, dapat lahat ng miyembro ng City Council inaabisuhan. Pero ang ginawa po nila, noong July 23, bumabagyo, walang pasok, dineklara ng Malacanang, dineklara ng City of Manila, pero nagsagawa pa rin na sila ng sesyon na hindi po pinapaalam sa aming labing ito. While in recess. Okay po. Bakit hindi pinaalam? Diba? Anong dahilan? Bakit hindi pinaalam? Oh, ano yung tinatago nito? Bakit hindi sinabi sa mga ibang konsehal? Diba? Kung wala kang lihim, dapat sasama mo yung ibang konsehal na yan para malaman nila kung ano yung pinagmimitingan nyo. How did you learn na may ganong session po? And ano daw ba ang impake ng secret session na yun? Yun nga po, nagulat po kaming lahat sapagkat nakita po namin sa aming mga cellphone na nagkakaroon ng session, naka-live po. Kaya nagtanong. Yun pala, hindi sila inabisuhan, pero nag-live pa. Aba, matindi ah. Grabe no. Sino kaya ang pasimuno nito? Bakit hindi sinasabi sa ibang konsehal? Ah, anong meron? Kung kami, na-inform ba kayo? Lahat ito'y sumagot ng hindi. Sabi na, bakit ba na nagkaroon ng session? Unang-una, nung huling session natin, nagdeklara ng recess at mag-i-resume kami ng July 30. Pero July 23 pa lang, nakita namin sa live na nagkakaroon ng session. Kaya ako, yun ang aming pinoprotesta sa ginawa nila. Since when po naka-recess? Hanggang July 30 po. Ang aming huling session, July 9. At sa aming record, July 30 mag-i-resume. Sino pong nagpatawag ng session na yun? Ayun, ang tanong. Sino ang nagpatawag? Diba? Bakit hindi inabisuhan itong mga ibang konsehal na palagay natin ito ay mga minority, no? Kasi parang majority ata yung ano yung nag-session. Ha? Eh,
kung yun po'y special session, dapat ang aming mayora. Pero malinaw na hindi naman special session, niresume lang nila at siyempre yun, ang magpapatawag po niyan, we assume, yung presiding officer, yung vice mayor. Okay, so ano po yung mga tinalakay? Yun nga, eh kung ang tinalakay po'y tungkol sa usaping bagyo nung araw na yon, eh baka pwede pa kami maniwala. Pero ang una pong nakalagay sa record, nasa minutes po yan, ang unang tinalakay because of the political events happening right now, we move for the declaration of the all the seats vacant. Ibig sabihin, pinapadeklarang bakante lahat ng mga komite ng konseho. Kaya lumalabas, eh parang merong color of politics dito. Ala! Nagkakaroon na ng kulay, ano ba yan? Kulay na ba yan? Diba? May kulay na ba? So, hindi po urgent, hindi po agad-agad na dapat na nagkasagawa ng gano'n. Kaya ho, maling-mali po yung ginawa nila. Okay. Meron po kayong proof or parang ano kasi may mga umatid doon? Kasama ba si Mayor, Consensual, or hanggang kay Vice Mayor ng Bakate? Dahil City Council po ito, hindi po kasama si Mayor dito. So, ito po yung usapin ng mga miyembro ng legislative body ng City Council. So, si Presiding Officer Vice Mayor Yul Servo at yung kanyang mga kasamahan po sa naumali po sa Mayor. Bakit naman Vice Mayor ganon? Bakit hindi ka nagpatawag? Bakit sinikreto mo? Anong meron? Vice Mayor, bakit sinikreto mo sa mga ibang konsehal? May plano ka ba? 20 po sila. 20. Total of how many councilors? 38 po. 38 po. Ilan po kayong hindi naka-attend? Actually, 17 po. Meron po kaming kasamahan na naka-attend doon dahil naka-tinawagan siya. Pero after niyang malaman na mali yun, sumama po siya sa amin. Lah, ano kaya yun? Ano kaya yung maling-mali na pinaplano ng mayorya? Aba, ibang klase ah. Ibang klase. Sa amin. Konsehal, nabanggit yung political events before that. Ano po ba yun? Well, siguro kinukonsidera po nila na nalaman nila na kami po ay sumama kay Yorme Isko Moreno. Yung po sa... Ano naman problema kung sumama kayo kay Yorme? Baka naman talagang pinupolitika na kayo. Diba? Kasi alam ko bakit kayo sumama kay Yorme kasi magaling naman talaga si Yorme. Oh, 'di ba? At ramdam siguro nila na talagang itong darating na 2025 na may election eh wala na silang saysay sa mga kamay nilaan. Pero the best 'yan, mga bossing, mga konsehal at sumama kayo kay Yorme. The best 'yan. Siguro ang kanilang tinutukoy kung kaya kinukonsidera po nilang ito ay isang political turn of political events. Kaya nais nilang ihiwalay na kami sa kanilang hanay sapagkat nabalitaan nilang kami sumama kay Yorme Isko Moreno. Okay po. Ano pong nangyari sa mga committee chairmanships na yun? Ayon po dun sa kanila at sa nangyari sa amin, tinanggal po kami. Ako tinanggal bilang assistant majority floor leader at bilang chairman ng Games and Amusement. At itong mga kasamahan ko, lahat po sila tinanggal din sa mga committee nila. Okay. Na naging dahilan para mawalan po ng trabaho yung mga taong nagtatrabaho sa mga komite namin yun. Kaya nga, bakit ganun? Napaka dali nila magtanggal. Eh, itong mga to, eh, may mga trabaho to, may dapat gampanan itong mga konsehal na to, di ba? O, chairman ng komite, marami siyang dapat ayusin. Tapos tatanggalin ng ganun-ganun lang, aba, kabili ba no? Nabanggit yung assistant majority floor leader kayo, eh. Hindi ba ano, parang imperative to dapat alam nyo rin kung may session o wala? Oo nga po. Sabihin nyo, assistant majority floor leader ako. Ni text, ni tawag, wala. Pero sila, meron. May tawagan sila. Talagang kitang-kita ho na they are in bad faith sa sinagawa nilang yon. At yung unang-unang topic, they move for the reorganization. At tingin ko,
we need not, hindi natin kailangan ng lawyer para basahin yung laganap na yun. May mga isang buwan na rin po kasi since nangyari secret session, no? Did you try to ask the concerned counselors? Actually, tuwing session po, yun po nagiging topic namin, paikot-ikot. Kaya ho, kami inaakusahang parang sirang plaka na. Redundant na. Paulit-ulit namin kine-question sapagkat lahat po ng proceedings, lahat ng session na mangyayari, magiging questionable sapagkat bilang minority sa ngayon, dapat po kami lahat na aabisuhan sa mga magaganap ng mga committee hearings at lahat ng referral na yun dapat po sa amin. At kailangan magkaroon ng representasyon yung tunay na dominant minority group. Sorry, so sir, formally, minority block na po kayo? Yes, technically, legally, dapat kami po. Kasi under our internal rules, ang election at pagpili ng mga minority officers ay manggagaling lamang sa mga miyembro ng minority. Kami lang po at kami lang po dapat mamili. Pero yung organization lang. Clarify ko lang po, basta lahat po ng counselor dito ngayon, wala pong klarong committee chairmanships ngayon. Wala po. So, counselor lang po kayo. Counselor lang po. Even yung minority leadership, hindi wala, pa lang. Wala po. They considered us all as independent daw. Ang minority floor leader. Who's the minority leader? Ang minority floor leader ay yung pong kapatid ng ating mayorya. At the same time, siya rin po yung chair. Kapatid ni Vice Mayor Mayor. Wala! Na, lumalabas na ang totoong kulay. Oh, di ba? Di ba? Anong ibig sabihin? Kung sino malakas, siya ang pwede. Ganun ba yun? Aba, kakaiba, ha? Ni Mayor, kapatid ni Mayor po. At the same time, siya rin po ang chairman ng Committee on Appropriation. Sapa. And Ways and Means. Okay. So, may mga critical na committees po yan. Eh, dapat po kapag siguro lahat ng legislative body, hindi lang sa Pilipinas, kapag ikaw ang na-assign na chairman ng Committee on Appropriation, it should come from the majority group, hindi sa minority. So, parang awkward. Tama. Na ikaw ang minority, ikaw ang chairman ng appropriation. Parang hindi yan natama. Si, nandito po ba yung dating chairman ng budget? Siya rin po. Siya na rin po. Oy! Na. Oy! Ano yun? Ibig sabihin, ang dami niyang posisyon, oh. Aba, matindi. Ay, ibigay niya na lang kaya lahat sa kanya, no? Kay bossing. Sa kanya na lahat. Para trabahuin niya yan. No? Kakayanin pa kaya yan lahat ng ano? Ha? Committee. Lahat ng committee chairman. Siya na rin. Pati Ways and Means siya na rin. So, nadagdag yung minority. Siya po yung Ways and Means. Ah, okay. Tinanggal po sa kanya, ibinigay din po dun sa so, aming minority floor. So, ang binigay po kay Consul. Aba! Tinanggal, binigay din. Aba, matindi. Ibang klase. Na po niya ay yung minority leadership at saka yung sa chairman of appropriation. The appropriations dati pa po nasa kanya. Siya rin po. Okay po. Ano po ang ating magiging ano, parang recourse for this to resolve this ano ba, legality or question natin? Kaya po kami nagsasama-sama ngayon sapagkat wala na po kami matakbuhan dito. Hindi na po kami pinakikinggan sa loob ng konseho at they are always using the numbers. Na sila raw ang mas maraming numero, kaya parang we are helpless. Kaya ho, tingin namin the proper forum would be the regular courts para maresolbuhan na once and for all yung aming hinaing na kung totoo bang tama at merong basihan yung kanilang ginawang secret session nila. Okay po. Paano po? Ano po yung kasong ipa-file natin? Ano yung gusto nating maging tugon ng korte? Ano ba yung gusto nating sagutin ng korte? Opo, gusto po sana namin na agaran, magkaroon ng TRO o Temporary Restraining Order na sabihan na itigil muna ang sinasagawang session until such time na maresolba, no? Kung tama ba o mali yung ginawa nilang session na yon. And we are praying for the nullification of that secret session based doon sa sinasabi naming illegal ito sapagkat walang due process at wala pong notice na natanggap itong aming grupo. Tama! Follow up lang po, tanong ko lang po. Sabi nyo kanina yung sa TRO you want na ipatigil yung session. What do you mean? As in yung regular session po natin, pwede po ba yun? Hindi po ba yun disservice sa mga Manilene? May explain po niya, Tori. Sir, name na lang po. Councilor Jim Hinson po. Yes po. Kaya po kailangan ng TRO dito kasi po
kada nagsesession po tayo, nagre-refer po tayo ng mga batas na tatalakayin ng lungsod at itong mga batas na to bababa po to sa committee. Ang committee po, ang system natin para may check and balances, may tamang representative po dyan ng majority tsaka minority para napapag-usapan talaga ng dalawang panig kung ano ba yung lalabas dito. Sa current na setup po ngayon kasi, kami po ay hindi na-recognize bilang minority. Kami po ay nare-recognize bilang independent. So kami po, hindi kami naiimbitahan sa ating mga committee hearing. So ang nangyayari po ngayon, ang nag-hearing lang po pagka committee hearing is yung majority, which is sila, and yung minority po na for all intents and purposes, sila rin po ang composition. So hindi po nangyayari ang tunay na checks and balances na sinigurado po sa atin ng ating konstitusyon. Kaya habang nagpapatuloy po ang session, hindi po nasisigurado na ang mga lumulusot po na ordinansa sa lungsod ng Maynila ay dumaan sa tamang proseso at balang araw baka masubject po ito to question dahil nga po sa mga anomalya na bumabalot po sa ating City Council. Kaya minamarapat po namin na siguro po mas maganda magkaroon po tayo ng TRO. Nang sa ganun po, hindi po ma-subject into question kung ano man pong mga ordinansa ang lumulusot po sa Konseho ng Lungsod ng Maynila. Naka-specify po ba dun sa petition natin how long yung TRO lang? Kasi hindi ba yung will not put in limbo yung mismong ginagawa po ng council para sa mga Manileño? I understand naman yung kung sa kanya nang gagaling, pero meron bang time frame lang tayo or a certain period na hinihingis po? Well, then that will be the prerogative po kung sino po yung judge na maghahawak. But we impressed in our petition kung gaano po ka-importante itong aming pong sinusumite sa kanila. At kailangan din po natin intindihin na dapat po lahat po ng ordinansa na lumulusot po sa lungsod ng Maynila ay dumaan po sa tamang proseso. Hindi rin naman po siguro maganda kung hinayaan po natin ito at yung mga ordinansa po na pinapasa ng lungsod ng Konseho ay parang nare-railroad po kumbaga. Kasi nga po, hindi nare-representa ng tama ang will po ng aming mga botante po kasi lahat din naman po kami dito elected. So it follows that we also have the will of those people who voted for us. And it is a great disservice for them if their wills are not represented po in the City Council dahil hindi nga po kami binibigyan ng notice po. Ngayon po, hindi po kami kabilang sa mga dapat pong imbitahan sa mga committee hearings eh parating na po ang ating budget. So imagine nyo po, magkakaroon po tayo ng sitwasyon na kung saan ang budget po ng buong lungsod ay tatalakayin pero isang panig lang po ang imbitado sa mga committee hearing. Hindi po tayo magkakaroon ng check and balances na sinigurado po sa ating konstitusyon. Yun lang naman po ang pinaglalaban natin. Nakita ko lang po may pinipirma na ano ba ito, makapalabas ba kanya ng parang manifesto to the council, parang ganyan. Ano po yung pinipirma kami? And what does it indicate? Yung pong pinipirmahan po yun, verification po. Ibig sabihin po, kailangan po yun. Para po sa court yung pinipirmahan. Sige po, thank you po. Hingin na lang po sana po kahit sa staff nyo yung kompletong listahan nyo pong mga counselor. And at the same time, ano po yung mga posisyong inalis? So, ayun, napanood nyo, no, mga kasama. Talagang ito ay isang masasabi natin na kumbaga ay panggigipit. Pwede ba masabi na panggigipit yung mga ganun? Kasi, pero mo, no, hindi sila pinatawag, hindi sila tinext na may magaganap na session. Parang wala lang, di ba? Kumbaga, bahala na sila. Diba? Bahala na itong mga to. Tayo-tayo na lang. Diba? Tayo-tayo na lang. Kung merong nakasama na team nila ano, no? Dati, na bigla na lang umalis kasi hindi raw nagustuhan yung plano. Diba? Hindi na gusto ng plano, kaya umalis. O, pumunta sa kampo ni Mayor Isko. Kaya ganun pa man. Kayo na bahala, no? Mag-comment na lang kayo kung ano yung komento nyo sa napanood yung video. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating video, pasubscribe na lang po. At syempre, hit mo na yung notification bell para lagi kang update sa ating mga nilalabas na video. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Bye-bye!